Alam naman nating lahat na ang humba ay masarap na. Pero ano kaya magiging lasa niyan kapag dagdagan pa natin ng piniritong tokwa? Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa araw na to, magluto naman tayo ng tokwa at baboy, humba. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Liyan po, hiniwa ko lang into serving pieces. Extra firm na tokwa. Pineapple juice. Kailangan din natin ng brown sugar, ng salted black beans o tausi. Soy sauce, ng suwang puti, sibuyas, bawang. Kailangan din natin gumamit ng mantika, ng tubig, paminta at ng star anise. Kung handa na kayo, tara, sabayan nyo na ako magluto. Iprito muna natin itong tokwa. Kaya nagpainit na ako ng mantika sa isang wok. At sa oras na uminit na yung mantika, ilagay na natin itong tokwa. Piniprito ko lang ito ha, hanggang sa maging golden brown na yung kulay ng outer part. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang gamit ko dito ay yung tinatawag natin na extra firm na tofu. Hiniwa ko na into cubes bago natin iprito. Habang piniprito natin itong tokwa, maganda rin na balibalikta rin natin nang sa ganun ay maging pantay yung pagkakaluto. Once na mapansin ninyo na unti-unti na nagbabrown yung outer part at medyo malutong na rin, ibig sabihin yan, ready na to. Tatanggalin ko lang yung tokwa na naprito na natin dito sa ating wok at ilalagay ko lang muna sa isang malinis na bowl. Itatabi ko lang muna to ha, at ituloy na natin ang pagluto ng humba. Gagamit lang tayo ng mga 2 to 3 tablespoons ng mantika na pinagpirituhan natin ng toko kanina. Ilalagay ko lang dito sa isang pan. At papainitin ko lang uli ito. Habang umiinit yung mantika, nilalagay ko na kagad itong bawang. Pabayaan natin na unti-unting maluto itong bawang habang umiinit yung mantika, nang sa ganun ay hindi ito masunog kagad. Haluhaluin lang natin ito habang ginigisa. At once na mag-umpisa ng maging kulay brown yung bawang na katulad nito, pwede na natin ilagay yung sibuyas. Ang gamit ko ay sibuyas na puti. Pwede kayong gumamit dito ng sibuyas na pula o sibuyas na dilaw. Itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 35 seconds o hanggang sa tuloy na maging malambot yung sibuyas. Yung iba sa atin gustong igisa yung sibuyas hanggang sa mag-caramelize ito. Pwedeng-pwede nyo rin gawin yan. At this point ay ready na tayo para ilagay yung pork. Ito'y liyempo o yung tinatawag natin na pork belly. Hiniwa ko lang ito into serving pieces. Pwede pa rin yung itong hiwain ng mas maliliit na peraso kung yan yung gusto ninyo. Ginigisa ko lang itong liyempo hanggang sa maging light brown na yung kulay ng outer part. At once na mangyari yan, pwede na nating ilagay yung toyo. Pagkalagay ng toyo, ay ginigisa ko lang ito na mga isang minuto. Pinapareduce ko lang muna itong toyo sa kalahati. At pagkatapos, ay binubuhos ko naman yung pineapple juice. Itong pineapple juice ay nagpapasarap na dito sa ating humba at nakakatulong pa to para lumambot yung karne. Nilagay ko na rin yung sukang puti. Pabayaan lang muna natin itong kumulo. At once kumulo na, hahaluin ko lang ito. At ilagay na natin itong tausi o yung salted black beans.
Nagbibigay ito ng extra lasa dito sa ating humba. Kung baguhan ka pa lang sa paggamit ng ingredient na ito, mas maganda na pagkabukas ng lata, i-drain na natin kaagad yung tubig dahil napakaalat niyan. Maglalagay lang tayo ng panibagong tubig, tap water lang, at ibabad lang natin ito ng mga 5 to 10 minutes bago natin iluto. Papakuluan ko lang ito ng mga 30 to 35 minutes. Takpan lang muna natin itong ating lutuan. At luto medium heat lang ang gamit natin, eh. At this point ay luto na itong humba pero hindi pa yan malambot. Kaya naman lalagyan ko pa ito ng additional na liquid. Tubig na lang yung gagamitin natin. At maglalagay din ako ng brown sugar. Pagkatapos ay nayahaluin ko lang at itutuloy natin ang pagpapakulo gamit ang mahinang apoy hanggang sa talagang maging sobrang lambot na ng liyampo. Siyempre, tatakpan natin itong ating lutuan. At this point ay malambot na itong liyampo. Pero may ilalagay pa akong isang sangkap na makakatulong na magbigay ng magandang aroma at lasa dito sa ating dish. At yan ang star anise. Mabilisan lang yan. Pinapakuluan ko lang yan ng 5 minuto. At pagkatapos ng 5 minuto, tatanggalin din natin yan kaagad. Ayaw kasi nating mag-overpower yung lasa ng star anise. Kapag pinatagal ko pa yan dito sa ating lutuan, baka naman mag-iba na yung lasa ng ating humba ng tuluyan. So ang gusto natin, hint lang ng star anise. At yan, ready na to. Magtitira din ako ng konting sauce dito dahil napakasarap ng isabaw sa kanin. Yan, maglalagay lang ako ng ground black pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami, eh. At pagkatapos yan, ilalagay na natin syempre yung pinirito nating tofu kanina. Itong tofu ay parang sponge siya, no? Dahil inaabsorb niya yung sauce. Itong humba, kaya malasang malasa yan. Unang kagat pa lang talagang matitikman natin yung sarap ng ating niluto na humba. Kapag yung tofu ay yung una natin kinain. At yan. Papakuluan ko lang ito ng mga isa hanggang 2 minuto at ready na to. Pwede na nating ilipat sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating tokwa at baboy humba. Tara na! Kain na tayo!